ito ano to, strategy ng mga iba kong kilala na OFWs, hindi nila inaano sa uuwi siya. para hindi mahirita ng mga hindi naman masyadong close na friends. Hi everyone. Hello, hello. Kumusta? Welcome to another episode of WebRT. Yes. Gloomy rainy day. Oh, talagang tinake advantage sa amin yung panahon na mag-record yung wala si Renzi kasi nasa Davao. Stuck sa sa probinsya. So anyway, ano bang pag-uusapan natin today? Today we will talk about some tips for OFWs kapag bumabalik sila dito sa Pilipinas. So kasi di ba, holiday season and maraming mga OFWs ang umuwi sa Pilipinas to be with their families, then celebrate Christmas also, no? And so, of course, New Year. And New Year. And syempre, maraming mga OFWs sa sobrang laki ng gasos kung umuwi ng Pasko dito sa Pilipinas. So, ano ba yung mga tips natin? Ano bang first tip mo? Well, number one, kailangan mag-set ng budget when they come home. Yes. Because kadalasan ng mga OFWs, baka kasi isipin nila, naka-uwi na ako sa Pinas, tapos marami yung pera. Gastusin ng gasto. Oo, na kasi mga things na baka hindi naman necessary or lalo na pag Pasko, maraming sale. Maraming sale. Mga online shopping sale or recently yung Black Friday. Or Cyber Monday. Actually. Parang buwan-buwan naman may sale di ba? So yun, make sure na pag uwi kayo, meron na kayong nakaset na budget at huwag kayong lalagpas doon sa sinetin na budget. So ano ba yung mga kailangan na i-budget? So of course, yung mga bibili nilang mga pasalubong. Of course. Tapos yung mga pahanda-handa, siyempre magpapaparty. So usually, OFW din ang taya sa mga Noche Buena, family reunion. So i-consider nyo na lahat yung mga magiging possible na gastos ninyo. And hindi naman natin sinasabi na bawal. Oo. Basta meron lang nakaset na budget, di ba? Kumbaga, kailangan pinaghandaan nyo na while you're abroad yung yung gagastusin for December. Oo. At saka actually kailangan na yung gagastusin nilang pera dala na nila para hindi na nila kailangan mag-withdraw or gumamit ng credit card kasi yan yung mga naging foreign exchange pa ng tax pa minsan. Yes. May mga kinala akong OFWs pag umuwi. As in, dala na nila in dollars or in or in cash, no? Mm-hmm. Tapos, ang ginagawa na lang nila, syempre, yun yung nakatago sa bahay, nakasecure. Para doon na lang dumudukot, hindi na nagbibigro. Yes. Kasi karamihan, syempre, OFW, ang pera nila nasa foreign na bank, no? So, hindi na nagka-cash advance sa credit card or nagsiswipe ng credit card. Dahil usually kasi kapag may credit card pang dala, mag-foreign exchange ulit Yes. Tapos may certain charges ulit and taxes. Yes. Pero of course, kung meron silang local na bank account na doon sila nag-remit, the better, no? But the more important is, hanggang 100,000 lang yung gagastusin ko ngayong buwan na to for everything, no? Kasi we have to meet, usually OFW sa laging taya, aside from that, I think ang important is they also set a time para mag-open ng mga kailangan nilang i-open na account, specifically yung mga investment accounts. Kasi dito sa Pilipinas, yung mga financial institutions, they usually require physical presence, no? Personal appearance when you are opening an investment account or even getting insurance, di ba? Dapat sa Pilipinas ka pumipirma ng mga documents. And then yung policies pala, sorry. So sa akin, set aside mga 2 or 3 days. Kaya naman yun no? Basta mahaba naman yung panahon. Oo. Unless 1 week ka lang. Mahirap yung pag 1 week lang. Kailangan, may time ka talaga. Naka-appointment ka na, no? Mm-hmm. But, take the time kasi marami akong OFWs na nakakausap na gusto mag-open ng investment, gusto kumuha ng life insurance, pero they're abroad, so it was
mahirap, no? So at least nandito na kayo sa Pilipinas, mas mabilis yung proseso, mas konti yung requirements. Yes. So set aside 2 to 3 days, no? Kung i-schedule nila yung mga reunion nila and yes. mga parties, i-schedule na rin yung pagpunta nyo sa mga bangko, mga investment institutions. Yeah. Or yung mga life insurance agents na friends nyo, pwede na kayo mag-open ng account. Yeah. And or in, yung policy. Pala. And in fact, may mga OFWs din na pag umuwi sila, nagsiset sila ng appointment with us for financial consultation. So, which is good. Although we offer financial consultation through video or email, pero syempre iba pa rin yung kausap mo one-on-one. Yung mga... Because we're trying to build a relationship with our clients. Okay. Ano pang tip natin? May naisip ako. Kailangan i-update nyo yung mga records nyo. Lalo na sa SSS, kung meron, pag-ibig or GSIS, yung mga policies na medyo outdated na yung beneficiaries, kailangan na rin i-update. Yes. Tapos so double especially check yung accounts din yung kung may investment accounts na kayo, i-double check yung kung sino din yung beneficiaries. So especially for end of the year, no? So kailangan merong inventory and monitoring, no? Kung ano na ba status, ano ba status ng mga investments, ano ba yung status ng mga policies, update yung mga documents, no? Yes. Kung meron kang mga bagong mga na biniling investments or insurance policy, you try to create copies ng mga mga contracts or idagdag mo siya dun sa mga to-do list natin. Ano pa? Well, yung pag-create ng copies, pwede naman through digital. So, pwede picture na nila. Either i-picture nila or i-scan nila. Tapos ilagay sa, let's say, G Drive or any cloud software. Or at least in case mawala or something happens to the document, at least you still have a copy of it. Oh, especially pag the experience ko na rin yan na may mga kailangan na documents, tapos hindi alam ng mga kamag-anak kung saan nahanapin. Well, this is particularly a friend of mine na nagtatrabaho sa Singapore. Tapos, unfortunately, nag-pass away yung dad niya. So, syempre, meron silang memorial plan eh. Hey, yung friend ko, dala-dala niya yung St. Peter's na copy. Oo. So, walang kopya sa Pilipinas. Okay. Alam mo yun? So, nagkaroon ng delay. Hindi man talagang problem, but delay in the processing. So, at least man lang merong kopya yung mga family nila dito sa Pilipinas and they know na, ito yung mga policies natin, ito yung mga documents, mga important documents natin, etc. No? So, just prepare that. Ito, strategy ng mga iba kong kilala na OFWs, hindi nila inaano sa OOS. para hindi mahirita ng mga hindi naman masyadong close na friends na magkita, alam mo yun? Kasi yun nga, especially pag OFW ka, pag may gathering or merong meet-up, usually, hindi mo napapagastos kayo. Sure. Ikaw yung pupuntahan, dahil ikaw yung may pera. Ikaw yung taya, ikaw yung taya sa handaan. So yung may mga kaibigan ako, yung mga close friends lang nila, yung sinasabihan nila na uwi, mga close friends lang yung mini-meet nila, hindi na nila ina-announce para less, lalo na yung mga hindi naman nila ka-close sa mga kamag-anak, sa relatives. So, para hindi sila na-pressure din. Oo, na makipagkita or meet, no? Oo, because kadalasan kapag ina-announce mo, biglang magsasabi, oy, punta tayo dito. Oo, or di punta tayo dito. Parang biglang may getaway na hindi mo naman plano. Yes. So, parang may extra expense ka pag-uwi mo. Tsaka, yun nga, particularly dahil Pasko, gawa na sila ng listahan ng mga re-regaluhan nila. Oo, kung sino. Oo, din. No? At yung mga aginaldos, kung may ako. May budget na rin, no? Per gift. Gift buying and gift spending. Oo. Tapos, ayusin na rin nila yung itinerary nila. Ano, usually kasi namamasyal din niya, nag-out of town trip with the family. Planuhin na, even before Coming home, no? Kung balak nyo mag-out of town with your family,
mag-book na as early as possible. Nung... Because kadalasan kapag late yung booking, mas mahal na. Or worse, pag since ano holidays, peak season, fully booked na, they have no choice but to go dun sa mga travel ibang agency. Travel agency or ibang mga venues sa mas mahal. No? Particularly, usually, ano, may family reunion kami. No? Although hindi naman to related sa OFWs, but yung sa family reunion namin, meron kaming isa na assigned na mag-book ng resort for the family. No? So, there was a year na medyo na busy yung assigned. So, parang one week before, doon lang naghanap ng resort. Puro fully booked ang yung mga usual na venues namin. So, wala kaming choice kundi mag-book ng isang medyo mas mahal na resort. So, our usual budget naapektuhan. Kasi usually, we just give 1,000 pesos for the family reunion. Parang during that year, parang 1,500 per person yung binigay namin. Okay. Kasi mas mahal yung resort na reserve namin for our family reunion. Okay. So, of course, yung mga OFWs ganun din. No? As early as now siguro, no? Kung balak nila na lumbag out of town with the family, check nyo na yung mga venues. Especially kung mag-aeroplano, no? So, dapat actually, naka-book na yung mga... Dahil kadalasan kapag Pasko, puno. Yes. Tapos, kailangan yung kung puno, kailangan nyo na maghanap ng ibang alternative na resort or hotel para makastay kayo doon. Alright. So, I think that's it. Guys, kung meron pa kayong additional tips for OFWs na uuwi ngayong Pasko, then please leave it at the comment section. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And see you again next week. Yes. And please subscribe if you really want to know more about our tips and then more about our videos. Please subscribe. Yeah. So, all right. So, I guess that's it. Thank you and bye-bye.